Good morning mga ka-sniper, kumusta kayong lahat? Dito naman tayo sa aming masarap na kusina mga ka-sniper. Dito yung mga sangkap mga ka-sniper. Hindi ko alam kung anong lulutuin pero lagay ko magluluto ng sweet and sour mga ka-sniper. Kasi pang sweet and sour to na mga sangkap. Tsaka ito mga ka-sniper, may manok mga ka-sniper. Mukhang masarap tong lutuin ng aking kapatid mga ka-sniper. Tsaka ito mga ka-sniper, pansahog mga ka-sniper. Mga ka-sniper, paki-subscribe at paki-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video namin mga ka-sniper. Masarap na kainan to mamaya mga ka-sniper. Kakailika, subay-bay tayo sa pagluluto mga ka-sniper. Ito pala mga ka-sniper, ito yung tinatawag sa amin na tangyad or tawagin sa iba lemongrass mga ka-sniper. Ito yung ilalagay namin dito mga ka-sniper, ito. Lagay dito sa manok mga ka-sniper. Ito yung pang sweet and sour at saka ito yung luluto kami ng bami mga ka-sniper. Ito yung ilagay ng sangkap at saka ito. Ang tawag pala sa luto na ito ng manok ay chicken royal daw. Kasi manok at saka royal na soft drinks yung pinagsama-sama mga ka-sniper. Ayan, chicken royal talaga mga ka-sniper. Saka di mawawala mga ka-sniper ang mahiwagang kodigo. Ito mga ka-sniper. Bukang masarap na naman ito mga ka-sniper kasi tingnan niyo sabaw pa lang ulam na. Yan, may toyo mga sniper. Siyempre hindi mawawala yung ano mga sniper, banana ketchup. Sarap talaga mga sniper. Mamasitas, oyster sauce mga ka-sniper, nilagyan din mga ka-sniper. Ayan, ulam na talaga itong mga ka-sniper kahit sabaw pa lang. Haluin lang ng mabuti yung mga sangkap mga ka-sniper at tiyakin na magsama-sama talaga siya para tagos hanggang buto yung sarap niya mga ka-sniper pag nilagay na yung manok dyan. Ito na mga ka-sniper yung kawalay mga ka-sniper, sinasalang na sa ano mga ka-sniper, apoy. Ang gamit namin mga ka-sniper yung makalumang paraan din ng pagluluto, yung kahoy yung gamit mga ka-sniper, panggatong ng kahoy. Initin lang ng kunti mga ka-sniper bago ilagay yung manok. Kahit hindi pa kumukulong mga ka-sniper, basta palagay natin, init na siya, pwede na ilagay yung manok mga ka-sniper. Mga ka-sniper, kung ito yung mga ka-sniper, nakita niyo may mga medyo maitim-itim na mga parang maliit na ano, mga small particles mga ka-sniper na naka ano sa balat ng manok. Ito yung mga ka-sniper. Ito yung mamasyay ano, black pepper powder mga ka-sniper. Yan yung inilagay sa balat ng manok mga ka-sniper. Ito na yung manok mga ka-sniper, inilagay na sa kawali. Yan. Pagkalipas ng 45 minutes mga ka-sniper, yung ano na naman, yung likod na naman, yung kabila na naman yung ilagay sa ilalim mga ka-sniper, yung kabilang side mga ka-sniper.
Kasi hindi maluluto pag ganyan lang yung posisyon mga sniper. Ang pagluto pa lang ito mga sniper, not totally takpan mo talaga siya mga sniper. Lagyan mo ng pantakip sa ibaba pero hindi talaga mo takpan ng buo yung kawali mga sniper. Medyo half lang mga sniper para sisingaw yung usok niya mga sniper. Ito na mga sniper yung nasa isang parte na naman yung lulutuin. Yan. Kulong-kulo mga ka-sniper, mukhang masarap na talaga to, sarap kainin. Pero mukhang hindi pa to ipakakain mga ka-sniper, parang may iba pang gagawin ito. Pag nahulog to, wala, iba yung kakain. Ito mga ka-sniper, luto na pala to mga ka-sniper. Tapos yung sabaw niya mga sniper, pakukuloy lang hanggang sa medyo malapot na siya mga sniper. Tapos ito yung nagsisilbing parang sauce niya mga sniper. Ilagay ito dito mga sniper. Pag malapot na yung sauce, yung sabaw niya. Ayan mga sniper, ganun pala ang gagawin para maging malapot to. Kasi pag hindi mo ginagalaw-galaw yung sabaw, didikit yan sa kawali. Masusunog. Kaya hindi na magagamit pa. Amoy sunog. Ganyan pala mga sniper ang paglagay ng sauce niya. Kahit hindi mo pa kinakaya mga sniper, masarap na. Lalo na pag natikman nito. Mga ka-sniper, pag magpaluto kayo ng ganito, paki-message lang ni Arcelis Sinisa mga ka-sniper. Pwede kayong mag-order nito mga ka-sniper, masarap to. Luto rin kami ng sweet and sour mga ka-sniper. Yan, medyo kompleto to sa sangkap mga ka-sniper. Malapit na tong maluto. Ilang minuto na lang, pwede na tong i-serve sa pagkainan mga ka-sniper. Ito na mga ka-sniper yung sangkap ng ano, lutuin namin ng abam eh. Tawag sa amin. Pala yung karne ng baboy mga ka-sniper.
Eh, hindi ko alam 'to. Ay, sabaw pala 'to, mga sniper. Kala ko hugasan na 'yung kawali. Nilagyan ng toyo, mga sniper. Okay, ganito pala ang proseso, mga sniper. Kakamayin pala pag kagaya ng ano, ng bumi. Kukuluin pala muna yung ano niya, sabaw. Pero matutuyo rin din yan, mga sniper, mamaya-maya lang. Sakit pala sa mata ng usok, mga sniper, pag napunta sa mata natin. Medyo maangahan sa mata. Ibang klaseng pagluluto ito ng bami, mga sniper, kasi tinanggal yung mga sahog. Yung mga karne, tinanggal. Lang yan, mga sniper, ng ilang mga segundos or minuto or ano, siguro mga 10 minutes mga 10 minutes daw, mga sniper, luto na to, mga 10 minutes wala, mga sniper. Yan kasi maliit lang yung karne, mga sniper, kaya ginanon yung style, mga sniper. Ay, ganyan pala. Tapos haluin. Haluin talaga. Tama pala nasa isip ko. Hindi pala basta-basta maging isang cook, mga sniper, kasi napakainit. Yan, lagyan ng ano, tawag sa amin, sibuyas dahon. Una nga rin, sa dapling. Okay, ito na, mga kasniper, luto na yung tatlong utahe o tatlong ulam na niluluto ng kapatid ko. Ito yung sweet and sour, mga kasniper. Ito yung bami at saka ito yung chicken royal, kasi royal kasi may royal na naka ano dito, kasabaw. Yan, mga kasniper. Ito yung ulam namin sa tanghalian, mga kasniper. Pang-ulam sa tanghalian. Mga kasniper, maraming salamat sa pagtangkilik sa mga video ko. Sana'y patuloy kayong sumuporta at manood sa mga video ko, mga kasniper. Mga kasniper, maraming salamat hanggang sa susunod nating mga cooking adventure at cooking event at sa iba't ibang video, mga kasniper. Sana'y manood pa rin kayo. Okay, like and share, mga kasniper, kung maaari, at saka mag-comment kung may mali. Para naman may tama natin, mga kasniper, para may pakita natin sa mga tao na may tama natin yung mga kamalian namin, mga kasniper. Okay, mga kasniper, maraming salamat.